So, bago ko sagutin lahat ng mga questions na to, gusto ko pong magpasalamat kasi kinangkilik ninyo ang aking mga videos at nagkaroon kayo ng tips and ideas, mga kaswisi. So, masayang-masaya ako kasi nagkakaroon kayo ng questions. Talagang nakatulong ako sa inyo. Yan. Yun naman ang goal ko para makatulong, ma-share ko yung kung ano man yung nalalaman ko, mga kaswisi. Kasi based yun sa naging experiences ko at saka syempre gusto ko rin na ma-share ko sa inyo just in case na pumasok kayo sa mundo ng sales, sa mundo ng stockman, sa cashier. At least alam na ninyo kung ano man yung mga posibleng mangyari at ano yung mga dapat ninyong gawin. Ayan. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ulit sa aking YouTube channel. So, nandito na naman po tayo sa ating episode for today. Ayan. So, nandito tayo ngayon kasi meron tayong mga Q&A, question and answers about sa sales clerk, sa cashier, sa stockman, sa warehouse clerk, ano man ang klase ng trabaho, mga kaswisi. Kasi may mga nagme-message, may mga gusto silang malaman, at meron akong mga listahan, so ito na sila. So, ipa-flashback natin sa screen, mga kaswisi, yung mga may gustong malaman, at kung meron pa kayong katanungan, mga kaswisi, comment down below lang po para masagot ko yung mga questions na gusto ninyong malaman. Ayan. So, bago ko sagutin lahat ng mga questions na to, gusto ko pong magpasalamat kasi kinangkilik ninyo ang aking mga videos at nagkaroon kayo ng tips and ideas, mga kaswisi. So, masayang-masaya ako kasi nagkakaroon kayo ng questions. Talagang nakatulong ako sa inyo. Yan. Yun naman ang goal ko para makatulong, ma-share ko yung kung ano man yung nalalaman ko, mga kaswisi. Kasi based yun sa naging experiences ko at saka syempre gusto ko rin na ma-share ko sa inyo just in case na pumasok kayo sa mundo ng sales, sa mundo ng stockman, sa cashier. At least alam na ninyo kung ano man yung mga posibleng mangyari at ano yung mga dapat ninyong gawin. Ayan. So, ito na. Ayan. So, ang tanong, mga kaswisi, si Florendo Siblings. So, makikita nyo sa screen, mga kaswisi. At sabi niya, thank you, sana ma-help mo rin po ako ng how to manage po yung computer for cashier. Ayan. So, ang sagot dito, mga kaswisi, marami kasing klase ng ng POS or computer systems natin. Depende kasi yan sa program galing sa mga company natin. Kasi hindi naman pare-pareho yan eh. Although, ang pag-serve natin sa customers, yung mag-scan ng items, magtatanggap ng ng payment, tapos susuklian mo syempre o ibibigay mo yung dokumento na needed nila, depende yung sa binayad nila. So pagdating sa sa POS or points of sales, yung computer niyan, may mga program kasi yun, iba-iba kasi yun. So hindi ko matuturo sa iyo kasi marami kasing klase ng computer systems or program na tinatawag. So, depende kasi yun, mga kaswisi. Kasi meron ding manual, meron ding automatic. Yun. So, dalawa lang yun. Kaya yun. So, usually, pagka nagtitraining ka na, malalaman mo kung anong klaseng, kung anong klaseng program ang ituturo nila sa inyo. Yun. So, next, mga kaswisi, si Elmar Gilboy. Pwede po ba mag-Tagalog sa interview? Yan. So, usually, mga kaswisi, dito si Elmar Gilboy,
Usually kasi ang interviews English talaga. Yeah. So depende yan sa company kung mag-interview sa iyo ay Tagalog, so mag-Tagalog ka, 'di ba? Pero kung English, mag-English ka. Ganyan. Pero usually nung time ko na nag-apply ako kahit naman sa abroad, 'di ba? Katulad ko nandito ako sa Malaysia. So ni-interview ko English. Usually lahat talaga is English. 'Yun. Kung kinakailangan mag-Tagalog, eh mag-Tagalog ka. So depende 'yun, 'di ba? Pag sa final interview naman, alam ko parang nagkukwentuhan na lang kayo niyan, eh. It's more ang Tagalog. Ayan. Pero pagka mga initial, eh ipahihanda mo na 'yung sarili mo kasi 'yun 'yung ano, 'yun 'yung needed na ano, parang tinetest ka nila kung hanggang saan 'yung knowledge mo, kung paano ka makipag-communicate, 'di ba? Kasi syempre pag nasa sales ka na nga naman or nasa sa cashiering ka or sa stockman ka, syempre pag nag-a-assist ka ng mga foreigners, 'di ba? Kung paano mo i-deliver or yung communication mo sa kanila, 'di ba? Kasi pasok 'yan sa customer service. So sa interview pa lang, so kailangan mag-English ka ganun. Kung kinakailangan mag-Tagalog, mag-Tagalog ka. So, depende yan sa mag-i-interview. Yan. So, next mga kaswisi, si Jora Harwo. Yan. Hindi ko masabi yung pangalan. Mahirap po ba paano pag no experience, paano pag di nakabenta, kahit ginawa mo na lahat, di ka ba tatanggalin? Yan. So, ano yan eh, depende yan sa kontrata na pinirmahan mo. Pwedeng seasonal, syempre lahat naman tayo nagsisimula sa seasonal. Tapos 5 months hanggang sa continuous ka na, hanggang sa ma-regular ka na. Yan. So usually, depende kasi yan sa discarding gagawin mo. So pag bago ka isa lang sa selling area, syempre dadaan ka sa training or orientation in regards dun sa mga items or product na binibenta mo. So, ano ba ang advantage nun, disadvantage nun? So, kailangan mong malaman yun para nga naman pag nakaharap mo na yung customer, eh, needed mong i-explain yung tinatawag nilang sales talk. Yun. Para nga naman makabenta ka, diba? So, para sa akin, hindi ka tatanggalin, diba? Kung hanggang saan yung ano mo, yung lapse ng kontrata mo, kung seasonal ka ba, kung continuous ka, kung regular ka na, so depende yun. Pero hanggat maaari, bumenta ka pa rin, syempre. Para nga naman, tumaas yung performance mo. Mali mo, ma-regular ka. Mas maganda, diba? Para meron kang income at meron ka rin na regular na trabaho. Charge to experience na rin, di ba? So, dito na tayo kay Prince Rice Solano. Ma'am, ano naman trabaho ng cashier as employee sa office like DAR, DNR, DA, etc.? Sa ano naman, sa government naman, ang pagkakaalam ko, hindi sila tumatanggap ng credit card. Ang alam kong tinatanggap nila is cheque. Check. Hindi give check, ah. Cheque. Cheque siya. Galing talaga sa banko. Kasi per department kasi yon. Per department kasi yon. Alimbawa, kung magbabayad ka ng permit, so merong lugar para doon. Kung magbabayad ka ng amortization mo or tax mo monthly, may lugar din para doon. So, ang pag magbabayad ka doon, syempre may magre-remit din kasi may mga resibo naman binibigay sa'yo. Ang difference lang, hindi sila mag-i-scan ng items at lalong hindi rin sila yung bang tatanggap ng GC o Jeep Check, GCash, Paymaya, hindi sila tumatanggap nun. Ang alam ko lang is cheque at saka cash, yun lang. Depende yan sa babayaran mo. Halimbawa, kung business permit ang babayaran mo, so merong lugar para dun. Dun yun lang naman yung mga transactions. May mga remit din yan, syempre.
may mga short-short din yan. Pero ang difference lang, hindi sila nag-i-scan ng items. Kaya yun. Ayan, si Dexter. Parehas lang ba yung stockman sa merchandiser? Kasi parang same lang sila ng duties. Ayan. So, masasabi kong pareho. Kasi una sa lahat, nagbubuhat ng items. Lalo na kapag may deliveries. So, magbibilang as usual. Iti-check sa DR. Tapos, magdi-display. Magre-replenish. Ganun, pareho, halos parehos lang. Ang difference lang, si merchandiser, ano yan, pumupunta siya sa iba-ibang mga stores. Hindi katulad ni Stockman, ay naka-fix lang sa area, sa branch. Nandun lang siya, hindi siya pumupunta ng iba-ibang mga branches, maliban na lang kung iuunlong siya. Ganun. So, naka-fix lang siya dun sa isang area, mga kaswisi. Kaya yun. So, si sunod, si Edris Picardal. Yan. Hi, ma'am. Ask ko lang, ano po ba ang intro store visit? Pag sinabing intro store visit, ito yung before ka pumasok sa selling area or sa branch na pupuntahan mo, ipepresent mo yon yung letter na magjo-duty ka ng ganitong oras hanggang ganitong oras. Yan, ito yung hawak mong brand. Ito yung pangalan mo. Ito yung ID mo. Yun. Parang hihingi ka ng permiso na papasok ka sa loob ng selling area. Mag-duty ka, ganun. Ilang hours lang it takes, alam ko. Mga nasa 2 to 3 hours. So, depende yun. Yan, pililipat ka na naman ng ibang branches eh. May letter ka ulit. So, ano yun? Ikaw kasi yung representative ng company. So, kailangan mo ng store visit. Pwedeng ano, ang alam ko gumagawa lang yan yung mga roving. Tapos yung, ano, roving coordinator. O yung tinatawag na merchandiser. Yan. Pag sinabi kasi merchandiser, maraming klase kasi yan eh. Pag merchandiser kasi, yung meron kasi merchandiser na naka-fix lang siya sa isang area at meron ding merchandiser which is parang roving coordinator, yun yung umiikot na nag-replenish din, tumatanggap ng deliveries, magdi-display, magpo-pull out ng items, yan, magre-replenish. So, ganun din. Parehas lang. Yan. Next, si Rayton John Pesado. Hi, coach. Can you explain yung sales associate job? Mag-a-apply sana ako. Ikaw lang alam kung malinaw magpaliwanag. Thanks. Yan. Maraming salamat at na-appreciate mo yung pag-i-explain ko at naiintindihan mo. Yan. So, meron kasi akong videos tungkol dyan. Yung sales associate, sales clerk, sales lady, sales staff. Lahat ng klase ng ano, ng tungkol sa sales, iisa pa rin ang tawag doon. So sales clerk pa rin 'yan. 'Yun yung pinaka ano, pinaka bottom ng ating ano natin ngayon. Ang episode natin, 'di ba? So lahat ng mga naging videos ko, which is 19 videos. So na-explain ko na 'yan. So lagay ko na lang sa baba yung ano, yung link para in case na may mga gusto kayong malaman. So, panoorin nyo na lang mga kaswisi. Pare-pares lang yun. Yan. Sunod, si BJ Luis O'Hero. Ma'am, tanong ko lang po, ano po ba ang duties ng warehouse checker? Nagbubuhat din ba yun? Yan. Pag sinabing warehouse, mapa-clerk ka man, mapa-checker ka man, kung ano man ang klaseng ano mo doon, position mo sa loob ng warehouse, magbubuhat at magbubuhat ka. Kahit anong gawin mo, kahit anong ganda ng position mo, pag nandun ka sa warehouse, expected mo na yan na magbubuhat ka ng mga boxes. Magbibilang ka, mag-e-encode ka,
magche-check ka ng items, kung may kulang, may damage, lahat yon bubusisiin mo yon bago mo i-distribute yung mga dineliver na items galing sa supplier. Che-check mo lahat yon bago mo i-deliver sa mga branches para mabenta. May bagong dating man o repeat orders. Yun. So, ang sagot dyan ay magbubuhat ka. Kahit sa stock man, magbubuhat pa rin yan. Kahit anong reason, kasi ano kayo, ang posisyon mo is stock man or warehouse eh. Ano man ang meron sa warehouse, ano man ang meron sa stockroom, usually magbubuhat yan. Yun. Hindi mo, hindi rin natin may iwasan yan. Talagang trabaho natin yun, ang magbuhat at magsalansan, mag-update ng mga deliveries, mag-submit ng reports. Yun. So, nagbubuhat yun mga kasbisi. Ayan. Next, si Ronel Dolot. Parehas lang po ba yan sa warehouse checker? Sa stockman kasi, mga kaswisi, alam ko parehas. Ang difference lang ay nasa warehouse ka, gaya ng sa mga naging vlogs ko about sa stockman. Ang difference lang naman ay kaharap mo yung may-ari. Stockholders. Ano pa ba? Kasi madalas sila dun eh. Yung mga operation managers. Yan. Madalas yung mga yan kasi nga nagmo-monitor sila sa mga items. Kung dumating na ba, ano ba itsura, mga ganun. So, ano yan eh. Isa yan sa mga dahilan na porsigido silang dumating yun at ma-distribute na sa mga branches na meron sila. Ayan. Next, si number 63078. Kung ma-PR ang isang tao, pwede kahit magaling sa sales ko. So, depende yan sa diskarte mo. Kung ma-PR ka nga, kung hindi ka naman magaling sa sales talk, diba? Di useless lang. Diba? So, kung ma-PR ka, kailangan pag-aralan mo muna yung mga items na binibenta mo. Halimbawa, anong material yan? Para saan ba yan? Anong size ba yan? Ganun. Tapos yung... at para saan gagamitin. Yan. Ano ba yung mga advantage and disadvantage ng item? Siyempre, kung ma-PR ka, alam mo yung discarding ganun para makabenta ka. Kaya yun. Next, si Rob Sleeping Beauty. Hello po, Sisi. Thank you sa info, ma'am. Tanong ko lang po sa pagiging cashier. Need po bang magaling sa math? Salamat. So, sa pagiging cashier, mga kaswisi, hindi mo kailangan maging magaling sa math. Basta marunong ka magbilang, marunong ka magbasa, okay na yun. Kasi, sa totoo lang, mga kaswisi, hindi mo kailangan maging magaling sa math. Kasi may kaakibat yan na calculator. Ako, hindi rin ako magaling sa math. Sabi ko sa'yo, nagtatransak ako, kailangan ko ng calculator, nagkakalkyo ako. Kinakalkyo ko yung iba kasi minsan kasi hindi maiwasan na baka magkamali ka. Yun yung lagi mo iniisip eh, baka ma-short ka, ganun. So, hindi pwedeng wala kang calculator sa tabi mo. Yan. Basta as long na marunong ka magbilang, marunong ka magbasa, okay na okay yun. Hindi issue yung kung magaling ka sa math. Kasi kahit magaling ka sa math o hindi, darating ka sa punto na malilito ka eh. Diba? Tapos sa bandang huli, magsisisi ka kasi ay mali yung nasukli ko. Ay, nasobrahan yata ako ng sukli. Eh, mga ganun. So, diba? So, hindi mo kailangan maging magaling sa mat. Ayan. So, next, si number ulit. 63078. Ilang working hours po pag opening, midship at closing? Sa opening, midship, and closing na to mga kaswisi, 8 hours ito. So, pag opening, papasok ka ng mga around 9 o'clock hanggang 6.
mga 9:30, ganun, 9:40. So, depende yun sa store na pag-dudutihan mo. Kasi ang start ng mall hours natin is 10. So, pagka midship naman, around 11. Tapos, ang closing naman, mga around 12:45. So, ilang, mga isang oras lang naman ang pagitan eh. 8 hours yan. Sa opening ka, 9:30 hanggang 6:30. Sa midship, 11 to 8 p.m. Tapos, sa closing naman, 12:45 hanggang 9:15 or 10:15. Yan. Kasi minsan, nagpapapasok sila ng 1:15. Ano ba, pagka Biyernes, Sabado. Yan, yan yung mga tinatawag nilang weekends. Yan. Pagdating ng Biyernes, Sabado, mag-a-adjust yan. So, ang closing natin, papasok ng 1:15 hanggang 10:15. Yan. So, depende sa store yan. Kung big branch ka, ganun ang mangyayari. Pero kung mga small branches, so, depende yun. Kasi lahat naman yan eh. Accurate naman sila eh. Kumbaga pare-pareho sila ng oras. So, depende yan sa branch. Yan. Next, si Rayan Sibonga. Magkaiba ba ang sales clerk sa sales lady, ma'am? Hindi po magkaiba. Magkaiba lang sa tawag, pero magkapareho yun ng duties and responsibilities. Yan. So, hindi po sila magkaiba. Magkapareho. Sales clerk, sales lady, isa lang po yun. Yan. Next, si Elvis Hisansa. Sales staff, ma'am, ano po trabaho nun? Same lang din po ng sales clerk at sales lady. Yan. Ang difference lang pag sinabing sales staff kasi sa boutique ito, usapang boutique. Kaya lang naman sabing sales staff kasi yun yung tawag pagka nagwo-work ka sa boutique. Pero sales clerk ka pa rin dun. So ano ba mga duties dun? Same lang din. Mag-replenish, magbenta, tumanggap ng deliveries, mag-display, mag-linis, syempre. Mag-assist ng customers. Bumenta. Yun. So, next, si Jean Belonio. What about po sa physical appearance? My friend po kasi ako hindi natanggap kasi may sirang ngipin niya. Ayan. So, ito yung medyo maselan na parte. Kasi tayo, pagka mag-a-apply tayo, kailangan neat ang itsura natin. Hindi ko sinabing mag-makeup ka ng bonggam-bongga. Yung parang simple lang ganun. Lalo na pagdating sa ngipin. Kasi tayo yung mga frontliners. Mapaka-cashier ka man, stock man, stage clerk. Ano man ang klase ng posisyon na a-applyan mo. Kasi tayo yung frontliner. So, needed talaga na yung ngipin natin ay maayos, ganun, walang sira. Kung meron man sira, ipaayos. Hindi kaya palagay mo na pustiso, kumbungi ka, ganyan. Tapos kung kapag ka nagkapera ka na pa, jacket mo, mga ganun. So, isa yan sa mga needed natin na ayusin bago tayo mag-apply at magtrabaho sa mundo ng sales. Kasi kung mapapansin natin, kung pumupunta tayo sa mga malls, so makikita mo yung mga itsura nila, italagang maayos, neat, ganyan. Kasi yun yung pinaka-standard ng mga malls. Siyempre nga naman, ang alang pupunta ka sa mall, makita mo yung mga sales clerk doon, mga bungi, tapos babaho, di ba? Parang nakaka-distract, di ba? Nakaka-disappoint, di ba? So, kahihiyan yun ang mga malls. Kaya, needed nila na yung talagang neat talaga. Yung proper grooming na tinatawag. So, sa pag-apply mo pala, kailangan maganda ka. Kaakit-akit, ganun. Hindi ko sinabing akitin mo yung nag-i-interview. Ang pinupunto ko dito, yung presentable. Yun. So, pinaka-huli natin, si Lowell John Bobis. So, ang dami niyang tanong. Ano ba pinagkaiba ng merchandiser at stockman?
actually, ang difference lang naman nito ay, ano, si merchandiser, ang, pag sinabi merchandiser kasi, ito yung mga nasa supermarket. So, nag-replenish lang din. Pupunta rin ng stockroom. Masasabi kong walang pinagkaiba. Halos parehas lang ng trabaho. Mag-replenish, tumanggap ng deliveries, mag-check ng items, mag-pull out ng items, tauhan yung area. Kung minsan ganon, sa stockman kasi sa loob lang siya eh, ng stockroom. Pupunta lang yung sales clerk dun sa stockroom, tatawagin yung stockman dun para kunin yung item. Or mag-replenish. Ganon. Ito yung barcode, ito yung ganito-ganyan. Siya kukuha. Kasi siya inandun sa loob eh. Sa merchandiser naman, siya din ang papasok sa loob. Siya din magbabantay. So, parehas lang naman trabaho. Parehas din, nagbabantay din. Kung wala yung sales clerk, kung hindi na may magbantay dun, palalabasin yung stockman. Kung siya magbantay dun, diba? Mag-a-assist din siya, syempre. Next, ang tanong niya, nagbubuhat ba ang stockman? Syempre naman po. Nagbubuhat po. Bakit ba? Ba't ba nagtatanong ko nagbubuhat ba o hindi? Ayaw niyo ba magbuhat? Gago! Di kasi ganito. Hindi talaga magbuhat kasi syempre, mga items yun eh, nasa box yun na malaki. So, hindi mo magbuhat na parang kargador. So, pagdating mo dun sa department mo, kung saan ka nakadestino, so, lalapag mo lahat dun, magbibilang ka, titignan mo kung may damage o wala, o tama ba yung bilang dun sa DR at saka sa actual. Siyempre, kailangan mo malaman yun. Kung kulang sa DR, kulang din sa actual, so, magre-report tayo o magte-take note ka dun sa DR na hawak-hawak mo. Kasi magche-check ka nga. Diba? So, magbubuhat ka. So, no choice tayo. So, magbubuhat ka talaga. Ayan. So, last question po, ma'am. Sa warehouse po ba yung stockman yung nagbubuhat ng delivery? Iba naman yun eh. Magkaiba yun, pero magkaiba ng lugar, pero iisa lang ang trabaho dun. So, magbubuhat ka talaga. Kaya yun. Ayan, so, natin yung mga questions nila. So, kung meron po kayong mga question, mga kaswisi, comment down below lang po para ma-explain ko sa inyo ng maayos in regards dun sa concern ninyo, kung ano man yung gusto nyong malaman. Ayan. So, hanggang sa muli, thank you mga kaswisi, at maraming salamat po sa pagtangkilik nyo po sa aking YouTube channel, mga kaswisi. So, sa hindi pa po naka-subscribe, so please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-updated po kayo sa aking mga videos for today. Ayan. Bye, mga kaswisi!